Hello mga lords, welcome back to my channel. So nandito na naman tayo para silipin naman natin ang estimated salary ng isang Kalingap team member na si Dr. Love. So mga lords, isa din siyang Kalingap. So ibig sabihin, isa din siyang charity vlogger. So suportahan natin ang kanyang channel kagaya ng pag-support natin sa buong Kalingap team. Pero siyempre huwag nyo naman kalimutan na isama na sa pag-support ang aking channel. So ito ay request naman ni Maria Linda De Castro. So idol, maraming salamat sa iyong request at din siyempre sa suporta mo sa aking channel. Ingat ka palagi yan and God bless sa iyo at saka sa iyong pamilya. So mga lords, kung bago pa kayo sa aking channel, pakiclick naman ang subscribe natin and din siyempre pakipost na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So ano pa ba ang hinihintay natin mga lords? Let's go! So mga lords, si Dr. Love sa ngayon ay mayroon ng upload videos na 1,108 and then mayroon na rin siyang subscriber na 276,000. So may video views naman siya ngayon na 38,655,271 and then yung kanyang country is PH. So yung channel type naman niya is travel and then yung account niya ginawa ito noong June 22, 2021. So doon naman sa kanyang total grade, nakakuha siya ng letter B. And then sa kanyang social blade rank naman, nasa 133,580. So doon naman sa kanyang subscriber rank, nasa 2,057. And then sa kanyang video views rank naman, nasa 367,770. So doon naman sa kanyang country rank, nasa 771. And then sa kanyang travel rank naman, nasa 686. So nakita na natin yung kanyang ranking. Silipin naman natin yung kanyang last 30 days na subscriber. So nakakuha siya dito ng 14K. Ang hindi lang maganda dito mga lords, kasi ang kanyang percentage ay bumaba ng 33.3%. So ibig sabihin nun, mas bumaba yung pasok ng kanyang subscriber ngayon kung i-compare natin sa nakaraan niyang buwan. So alam na this, mga Kalingap fanatic dyan at saka fans ni Dr. Love, so share na natin sa ating mga newsfeed at din sa ating mga friends para gumanda uli ang pasok ng kanyang subscriber. So doon naman sa kanyang views mga lords, in the last 30 days, nakakuha siya ng 3,654 views. So hindi rin maganda ang kinalabasan mga lords, kasi ang kanyang percentage dito ay bumaba din ng 11.9%. So ibig sabihin bumaba din ang pasok ng kanyang views. So alam na din, share na natin sa ating mga friends ang kanyang video. Siyempre sa ating mga newsfeed din para gumanda rin ang pasok ng kanyang views. So nakita na natin yung kanyang ranking, last 30 days subscriber, and then yung kanyang views. Silipin naman natin yung kanyang daily summary from subscriber, views, and then yung kanyang earning. So sa kanyang subscriber mga lords, may apat na araw akong nakita rito na umangat ng 1K. Simula nung June 2, nakakuha siya ng 1K. Nasunda naman ito ng June 5, nakakuha uli siya ng 1K. And then pagdating naman ng June 8, nakakuha uli siya ng 1K. Saka yung last, yung June 10, nakakuha siya ng 1K. Kaya ang kanyang subscriber ngayon nasa 276,000. So doon naman sa kanyang views mga lords, yung magaganda rito, June 1 nakakuha siya ng 376,000. And then pagdating naman dito ng June 6, nakakuha siya ng 111,000. So pagdating ng June 7, nakakuha naman siya ng 196,000. And then June 11, 192,000. Tapos pagdating dito yung June 13, yung nakakuha naman siya ng 216,000. So yan ang magagandang views na nakuha niya mga lords. Pero sasabi ko, hindi pa yun ganun kaganda. Kasi nga ang kanyang percentage dyan ay bumaba ng 11.9%. So doon naman sa kanyang earning mga lords, tingnan natin dito yung June 5. So sa kanyang low estimated, nakakuha siya ng $20. And then sa kanyang high estimated naman, nakakuha siya ng $320. So ang mga yan naman mga lords, daily summary lang, mas maganda kung silipin natin yung naka-round off na from daily, weekly, and monthly para malaman na natin kung magkano na ngayon ang estimated salary ni Dr. Love dito sa YouTube. So, unahin natin yung kanyang daily average. So, sa daily subscriber, nakakuha siya ng 467.
And din sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 121,799. So doon naman sa kanyang daily, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng 30 US dollars. So times natin sa 58, mayroon siyang 1,740. And then sa kanyang daily high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng 487 US dollars. So times natin sa 58, mayroon siyang 28,246. So yan mga lods ang kanyang daily average. So pupunta naman tayo sa kanyang weekly average. So sa weekly subscriber, nakakuha siya ng 3.2060. And then sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 852,593. So doon naman sa kanyang weekly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng 213 US dollars. So times natin sa 58, mayroon siyang 12,354. And then sa kanyang weekly, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng 3,400 US dollars. So times natin sa 58, mayroon siyang 197,200. So yan naman mga lods ang kanyang weekly average. So pupunta naman tayo sa kanyang monthly average. So sa monthly subscriber, nakakuha siya ng 14K. And then sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 3,653,947. So doon naman sa kanyang monthly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng 913 US dollars. So times natin sa 58, mayroon siyang 52,954. And then sa kanyang monthly high estimated naman ang kanyang earning, nakakuha siya ng 14,600 US dollars. So times natin sa 58, mayroon siyang 846,800. So yan naman mga lods ang kanyang monthly average. And then, yung nababanggit ko rito or nakikita nyo, is pawang estimated lamang yan. Nakabis lang tayo sa Social Blade website. Isang public website yan na kahit sino pwedeng mag-open para malaman kung magkano na ang estimated salary ng ating mga iniidolong YouTuber, vlogger, or influencer. And then, mga lods, lagi ko sinasabi, palagi natutupad yan yung low estimated kasi nga hindi talaga natin kayang i-demand sa ating mga viewers na huwag mag-skip ng ads. Pero pwede pa rin naman yan maging times 2, times 3, or maging times 4 pa yan kapag ang isang vlogger nakapagpa-viral ng kanyang video. Pero siyempre mga lods, kung supporter ka ng Kalingap, supporter ka ni Dr. Love, huwag ka na mag-skip ng ads dahil big help yan sa kanyang channel. At saka siyempre sa mga tao rin na kanyang pinutulungan dahil siya ay isang charity vlogger. Pero siyempre mga lods, huwag nyo rin kalimutan na huwag na rin i-skip ang aking ads dahil big help din yan sa aking channel at saka siyempre sa aking pangarap. So mga lods, kung nagustuhan nyo ang video na to, pakiclick naman yung subscribe natin and then syempre pakipost na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So big thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Sa magsusuport pa lang, ingat kayo palagi and God bless. At sana gabayan kayo palagi ng Panginoon sa ginagawa nyo rin araw-araw at magtagumpay din kayo sa inyong mga pangarap. So hanggang dito na lang. See you on my next video.